of ng special items para makakuha ng comeback dito laban sa Archangel, doon na nagkaroon tuloy ng winning condition at ng upper edge ang members from the Blacklist on Fire. Pero again, 1-1 na ang naging score nila. We are going to see another crucial fight for both of these teams dahil isang panalo na lang ang kailangan ng mga teams na ito para makaproceed na sila sa Grand Finals. And first banner si Di Matilda, si Gina naman ang binan dito ng Blacklist on Fire. Pwede nilang iban pa rin si Benedetta? Kasi Saksha, they most likely pick that up, pero looks like sabi ng Archangel dito, we will stick with the Digiban para lang makasigurado. So Blacklist, they could answer that with maybe a different ban. I mean, try din nila na kunin si Ling this time around kasi Choco was able to make ends meet. And yeah, they could ban out maybe a tank. Pwede din naman si Cho. We did see them banning Cho out. But Glue ang binan dito ng Blacklist on Fire. So Benedetta, words, Yuko, words, is open. So pwede din naman kunin dito ng Blacklist on Fire, Lunox and Jawhead. Buhay sila, up for the taking. Tapos pwedeng mag-Cho yung Archangel dito. We can say na pwede maging deja vu ito for our game number 1. Yes, we might have different bans this time, pero again, we have here Archangel, Super Munching, getting the hands onto the Benedetta. Pero sabi dito ng Blacklist, fret not, dahil meron pa rin naman silang opportunity to get this Link. Matasamahan nga ba yun ng isang Joyed? And yes, indeed, yun na nga ang maging protector dito ng isang Link. With those unstoppable force, pwede niyang mamaban dito si Sakshago. Pero again, this is a Benedetta na makakapagbigay ng eye for an eye with all of those dashes, pwede niyang rin mamambahan dito ang isang Limb when it comes to the pick-offs na pwede niyang i-initiate, lalo na sa mga skill sets niya. Pero Archangel though, Lunox, kaabang-abang nga rin naman na makita muli ang isang Lunox sa ganitong klaseng draft. And now, so much damage potential ang nabubuo na sa side ng Archangel. Let's see kung bubuo pa ba or magbaban out pa ba dito ang Blacklist on Fire ng mga heroes na kaya pang makapagbigay ng sustainability sa side ng Archangel. Mukhang makita ulit tayo ng isang malupit na real world manipulation dito from Blacklist on Fire. But kaya nga nasabi natin, and you have a Jawhead. And gusto ko na pinick up nila dito si Ling. Why fix what's not broken? Choco was really good on that Ling earlier. Tapos balik na siguro si Escalera dito sa Lunox. And ngayon, mayroon na tayong makikitang Esmeralda sa side ng Archangel. Ngayon, binan naman nila si Kufra para wala nang makukuhang malapit na initiator dito si Joy Boy. Most likely, he's gonna be stuck with Uranus ulit. No, that was Cram. But yeah, a different tank na pwede. Uy, pakito! Pakito. Nice ban though for the side of Archangel dahil kulang nga naman sa mga pang-protekta dito ang Blacklist on Fire. Pakito is one of the crucial heroes na makakapagbigay ng wombo combos laban dito sa side ng Archangel. But yet again, ang magandang sinagot naman dito ng Blacklist is the Kufra ban. We can see either a Uranus going for the side of Blacklist or another side laner na pwede makapagbigay ng sustain, and that is going to be the Tamus unexpectedly na ilalock in na Blacklist on Fire. Wait, can I just say na day 1 pa lang wala tayo nakikitang Tams. Alam ko na hindi siya ganon kapasok sa meta, medyo situational na lang siya ngayon. But nakakatuwa kasi parang alam mo yon, throwback sa how the meta was MLDP dati. So I'm thankful na Blacklist on Fire did pick that up. Ngayon, Cho and Harith being hovered ng Archangel, they could lock that in. But tatlo yung may magic damage dito sa side ng Archangel could be very vulnerable to physical damage, kaya siguro nag-thumbs dito yung side ng Blacklist. But they can finish it off with a Farsa. Imagine, Tempest of Blades, tapos Pedal Airstrike. Beautiful. Dasal ka na lang. Yun na lang masasabi ko. Grabe yung pag-zone out nila with all of those skill sets na AOE lahat ng mga fang finishers dito ng Blacklist on Fire. Tempest, Real World Manipulation, and especially that Feathered Airstrike. Pero again, with this ng mga early game pickups dito ang Archangel up against their enemy team, lalo na sobrang vulnerable ni Hotdog and especially ni Scent na kulang sila ng crowd control pa para makapagbigay or para mapigilan nila members from Archangel from diving into the heroes, into Eve, or even the Farsa.
Ooh, kaya mukhang, honestly, yeah, that is a good point. I do see that happening, but at the same time, parang, I can't keep my eyes off of this Toms. Hindi sa player, ah. I'm happy with my life. Yung hero talaga, doon ako nakatingin. Paano kaya pwedeng gawin dito ni Tisha? Pero mukhang natin si Joy Boy, napakamahal naman ng skin ni Joy Boy. Sana all. Alam ko matagal na yung skin na yan, pero sana all na lang ulit. Saksa, ginagawa niya to nung game number 1 pa lang. Kuha ng buffer, mukhang nasa mali. Siya ang na-first blood dito. Pagtalon dito ni Tam, siya ang nakakuha ng first blood. Blacklist on fire, definitely on fire. And habang may gulo doon, sabi ni Choco, sige, salamat sa buff, I guess. Kayo na bahala dyan. Ling will take some time bago siya makapag-scale ngayon. Si Escalera, holding his ground against Hackdog. Ay, gusto ko lang sabihin nung day 2 nga pala. Chismis ko lang sa mga bagong dating sa stream for day 3. Kahapon, sabi ni Angelic, ni Honey Glaze, sabi niya na ano yun, kailangan daw ng Blacklist on fire ng Hotdog. Sabi ko, kailangan nga niya ng Hotdog kasi dinner time na. But yeah, going back into top lane, you have Joy Boy. Hindi naman siya napatay dito ni Sent, but at least Sent, he does have the CTs. Wala pa siyang ultimate though, so I don't think dapat pa siyang mag-play aggressively. Sockshot, being able to secure that buff. Tahimik ang mapa ngayon actually compared sa game number 1 and 2 na early pa lang, di ba, bakbakan na. Nakakakaba naman din ito for the side of Blacklist on fire dahil sobrang passive na maglaro dito ng Archangel. Kailangan nila makaipon ng mga items, yes, pero again, with the kind of aggression na gustong i-initiate sa kanila ng Blacklist on fire, hindi nila nagagawa tuloy yung mga potential pick-offs na gusto nilang gawin laban sa Archangel. Yes, medyo naging maasim nga si Sakshago sa pag-invade ng mga blue buff, pero again, with the hero composition na meron sila, kaya nila mag-counter goal laban sa Blacklist on fire. Onto the backlines is Joy Boy. Ooh, we have the Jit Kundo na hindi kumanekta, makapag-cancel out ng Feathered Earthstrike. Hinabos sila tuloy ni Choco, and now we have another objectives lane going into the side in favor of Blacklist on fire. 2 minutes in, mukhang ito yung ginagawa ng Blacklist no early game. Tahimik lang, focus na sa game. Choco, pinapressure na ni Cram dito. That is smart, and I like how sinusundan dito ni Cram si Ling. Naka, of course, if ever gumagalaw si Ling, malalockdown niya dito. But now you have Mellow Peaks. Not sure if they're gonna go with the 1v1. Pero Joy Boy, tahimik lang, back away. Sent still under threat. Play safe na lang muna. Makikita lang natin yung use niya pag full on 5v5. Kasi parang medyo nakakatakot. So may pag 1v1 ka. Sabi ng tumanong si Escalera, that is gonna be the ultimate being popped by Tisha. Nakupan na backstage ng tatlo, and that is gonna be the kill going over to Escalera. Sa taas, you have Set popping that ultimate para maklear yung wave, and siguro para makuha yung turret given na malayo ang Archangel sa top lane. Maganda sana yung nagiging objective dito ng isang Tamos when it comes to cutting out waves. Pero again, kailangan niya maka-exit kagad if ever nangyari yan. Hindi siya pwede makapag-overcome it dahil every chances is given to Sakshago para makapag-eliminate kagad na member from the side of Blacklist. 3 minutes mark ends our game time. Yes, tahimik pa rin naman. There's the objectives given to the side of Blacklist on fire, pero nagkakaroon ng upper edge naman ng Archangel since we can see and we can witness the following lapses na kung kinukomit na nga ng Blacklist on fire. But now we have a 2v3 situation coming into the top lane. Nandito si Choco together with Scent and Mellow Peaks. Magkakaroon ng contest for the Crab Coin. Joy Boy, syempre meron siyang mga Jit Kundo, pero hindi niya na i-risk yun dahil nakaramdam siyang may joy dito sa kandibila. Hotdog over here, Realm Manipulation, vulnerable enough, pero that is going to be the save coming from Choco going in the base. Tam is going in for the Falling Star on laban dito sa member from the side of Blacklist on fire, pero I don't think that was a good trade though, pero it pa rin naman ang na-eliminate niya, so more chances na pwede rin makulangan or madelay naman sa item dito si Hotdog. Pero speaking of Blacklist on fire here, very tight position dahil niya nakakamamba na kagad dito si Sakshago. Very nice Jit Kundo coming in from Joy Boy, and now the following damage from Escalera was so nice and commendable na nailigtas niya members from the side of Archangel Super Munching. At dahil dun, 4-3 na on the scoreboard. Napakagandang response from Escalera. I do argue na medyo questionable siguro yung pinilit nila na kunin si Hotdog, but naisip lang siguro ng Archangel, a trade is a trade, and okay na yon. Kaso ayun nga lang, at least nakabawi naman sila, and now Blacklist on fire though still has first dib dito sa may third. Pero wala tumunan si Saksha dito. You have the kick connecting from Joy Boy, pero nakapabilang siya ang hinahabol. Bigla na ultimate na nga dito. You have never seen team pop there as well. Galit na ang Blacklist on fire, pero bilang tumalon dito si Crown, not gonna connect, but you still have Mellow Peaks just there at
decides na himik pa rin, they could, hindi na pala, akala ko, pwede nilang ano eh, pick off dito yung isa on the side of Archangel, but hindi nilang siguro na Mino Wave para kumuha ng isang top lane turret. You have Escalera there as well. Napakasakit ng damage galing sa Fated Airstrike ni Farsa, forcing Escalera to go back. Here comes Saksha, dash in, dash out, pero makamagpiplay safe na muna dito ang Archangel. Yep, and hanggang ngayon na nangyayari na nga ang mga kaganapan na to Into the Land of Dawn. 5-minute mark na tayong pumapatak. Enjoy boy dito. Gusto ko mantest. Kaso nga lang wala sa magiging follow-up na. Nandito si Sakshadow for the Alecto final blow. But no objective time ang mangyari doon para sa kanyang mga kamay. But that is going to be the kill though. We have the Jitsun though knocking up the Johel from the side of Blacklist on fire. And now that is a lead advantage para sa side ng Archangel. So for munching, we can see also the lead for the side of Blacklist on fire since nakakuha naman sila ng enough gold para matansya nilang kaya pa rin naman nilang pumalag laban sa side ng Archangel. It all boils down to the fact kung paano nila i-immobilize dito agad sina Escalera and especially Sakshago. Sakshago, yes, pwede natin masabi na ang hirap niya i-hold or hirap niyang i-pin down, lalo na si Johed lang ang kaya niya. Ay, si Johed lang ang may kaya makapag-pin down sa isang Benedetta. But still, they have also the Parsa and the Eve to the deal of damage. Nakita naman natin yung Feathered Earthstrike na kanina. Mayroon kailangan yung mag-ingat sa ganito mga klaseng instances. Flicker in, Jit Kundu, Way of the Dragon, pan-tiktok na pan-tiktok, but Hotdog will be securing the safeness of this first year turret dito sa top lane. Na-clear din naman nila agad yung wave, that's why Archangel was not able to get the turret, which I think yun talaga yung punterya nila in the first place. So they were left with at least bagging one kill. Okay na yun, I guess, because that is still a Farsa not letting her scale, not letting her go online or go with the burst. But now, si Hotdog ulit, naging nag-iisa, lalapit na lang siguro kapag may clash, but Yasuo very, very low. He is gonna go back. Really looking forward to how Harith will perform here though. Pero pwede naman kasing pangkuha lang siya ng turret pagkalapag ng ultimate niya. Saksha, naghahanap pa ito ng next target. Farsa is there. Pwedeng uling pilitin dito ng 2v1 si Scent just to make sure na pagkabuhay niya, paalam ulit. But yeah, you have Saksha still there at the top lane. Ako pala si Birot of Burst Damage being popped by. So, bro, napakabalis din kasi na makakancel ang kanyang ultimate dito. You have Cramping Box in. Apat yan, girl! Well, boy, pero makakalis na be the ultimate coming in. But will it be enough? The answer is gonna be no! Because he got taken down. At least though, nakakuha naman ng isa dito sa taas ang Archangel. Nice positioning from Melopix though. There's Ejector. Wala pa siya maibibigay na damage out of pass. Smart Hazel, Joy Boy with a Jit Kundu knocking up. Choco using the Tempest of Blades para lang makapag-disengage. Lalo na nakuha naman nila na yung objective nila. We have Weird Archangel still trying to be dominating into the mid lane. Lalo na nakikita nila yung following rotation dito ng Blacklist on fire. This is a link. So mostly, i-expect mo talagang kukuha ka agad yung blue buff. Pero hindi pa rin naman yon i-engage pa further ng Archangel Super Marching. And they will be rotating na lang further sa kanilang mga minion waves, sa kanilang pagpupush at kanilang pagsisegue. Lalo na nahahawakan na rin naman nila yung control into the Land of Dawn laban sa side ng Blacklist on fire. Yan, mukhang pause na lang po muna from our two teams. Napaka-init ng laban. Ramdam mo na games niya talaga. So habang naka-pause po tayo, guys, share the live stream and do not forget to tell your friends to, of course, watch alongside Yuta's Balita ko. Ewan ko lang ha, sa mga nagtataka kung bakit nandito kayo. Syempre nandito kayo para sa ano, para sa Hubient na malulupit na giveaways. We also have Manjin Buu Tandem, which will be up in a bit. But for now, gusto ko lang sabihin na Hubin Shop, they have a 10% discount if you avail in their shop until June 10. So today, up until June 10. Also, do not forget to follow Mr. Frog Hubin on YouTube and Facebook because they will be giving away 1,000 load to one lucky person na mapipili. So, kung ako sa inyo, follow nyo na, like nyo na, Mr. Frog Hubin. Tama pala siya, no? Yung apelido niya is Hubin. Akala ko joke lang yung Hubin yung apelido niya. Yun, niwala kay Mr. Frog. Grabe, pero yun nga guys, gusto ko lang din i-promote yung Hybrid. If you're looking for high quality customized esports jersey, check out Hybrid Philippines. They can also create designs for you. Syempre, proudly Pinoy at truly quality yun talaga.
truly quality talaga. Ito na nga. Ito na ang truly action talaga. Lightning Junction being picked up by Sen. Top laner has been taken down by Yasuo though. But ngayon, most members ng Blacklist on Fire nasa mid lane. Meron din Nexus of Durant, si Melo Pix dito. Pero makatahimik na ang mapa. Kumalma na muna sila. Wala muna pickups. Actually, Blacklist, they will be in a better position should they go or should they do the pickups. But mukhang Tisha, this Thumbs pick 3 and 2, it's pretty good. Working pretty well para sa kanila. But I believe may parang ticking time bomb kasi dito yung lineup ng Blacklist. So they cannot afford na patagalin ang matches natin. We have Anti-Crash being picked up by Joy Boy as well. Ginagamit din dito ni Sen ang kanyang ultimate to either check the bushes or to clear the waves, which is very, very smart. Given na medyo okay naman yung damage ng Feathered Airstrike. Melo Pix being targeted. Will he be alive? He was forced to use Flicker Baby. Nandito naman dito si Yasuo. Instead, Yasuo was the one that got bursted down by that Farsa. Medyo na mali. Nagkamali doon. But that was a trade na Blacklist on Fire would love to take any single day. And if I'll be picked up, pero nandito naman dito sa backline si Ram. Nagkakas naman. But you have the shields given from Hot to mawala din naman just as quickly. But now you have Saksha. Focus na lang sila sa split push habang ibang members ng Archangel nagpapa-pick off or nagpupunta sa backline. Flame shot not gonna connect. Joy Boy was able to at least keep Melo Pix at bay. Pilis baba. Kram versus Tisha. Dalawang, well, relatively tanky na heroes. But now Kram was able to secure the minion wave given na ginamit niya ang kanyang ultimate. But when it comes to Tisha re-engaging, wala nang mapampapalag dito si Kram for a handful of seconds. Lord is now up though. Joy Boy, tahimik lang. Medyo nasayangan ako sa paggamit niya ng Falling Sharmon doon. Although, yes, kaya-kaya naman niya makapag-eliminate kagad ng mga minion waves dito sa may block lane. But again, we have a potential flash going into the middle lane. I mean, that we have here the first level Lord available into the land of Dawn. We have members also from Blacklist on Fire waiting into the bushes for possible pick-offs na marong turn. Ang Archangel super munching laban sa kanila. But again, with the damage output na naipon na nga dito nila Set, nila Melo Pix, and nila Hotdog, sobrang enough na yung kanilang composition in which kayang-kaya nilang i-zone out dito ng Archangel super munching. Ang maganda naman ginagawa ng Archangel super munching when it comes to this kind of team fights is that they have a person or they have a hero na kaya makapag-segue. Ang kaso nga lang din, nasasagutan kagad sila ng mga segue pushes ng Blacklist on Fire. They have Choco for the immediate counter push na ginagawa nga ng Archangel. But Joy Boy going in with the way of the Dragon Jit Kundu laban dito kay Melo Pix. This is a good exchange. This is a good trade. Pero Choco mabilis ang pumunta into the backlines with the skills going into the classes laban sa side ng Archangel. Pero walang may pagpapatuloy pang laban dito ang Blacklist on Fire. Kulang sila ng pang sustain. Yes, they have the Tamos. Pero I don't think it's going to be enough. Lalo na makakatapat niya dito si Escalera, which kailangan niya lang naman ng kaya sa para ma-eliminate dito si Tisha. Ako po, immobilized dito si Hotdog was forced to the grapper pero ali yung kumasa bala dito but instead Farsa was the one that got bursted down si Tisha na signal ng lahat. Will you be able to survive Yasuo? It's gonna be no because ako po, sumasayaw-sayaw lang dito si Yasuo sa harapan niya but now Kram forced to jump back. He is going to go with the shield pero ako Choco medyo na palalim, medyo na palayo, isang ihip na lang muntik na but that just forces Blacklist on Fire to go back. We talk about segways but segway ko lang yung napakaganda na si Miss Irene Sosa. Shoutouts po sa'yo. Balik naman tayo. Napaka-intense ng shoutout ko. Yes. No? Balik na tayo sa game that is gonna be 12 minutes in. Item check muna, mga kaibigan. Tingin-tingin who is gonna be in the lead. I really have my... Oh, mayroon na po ng Calamity Reaper tsaka ano, Feather of Heaven dito. Si Sam... No! Si Yasuo. No wonder he was really good in the previous scrimmage. But ngayon, Choco, lipad mo punta kay Ling. May ultimate yan though. So nawala ultimate. That means nag-pop na dito si Kram and was able to damage Choco a lot. Sumasayo pa yun. But here comes Joy Boy. Nasipa na! Pakagandang timing and diglong. That is gonna be the finisher move coming in from Kram. Was able to take down Choco 31 seconds before the core will be up again. Melo Pix at the front line. Joy Boy, umuuna na naman. Umaamba na naman siya yung tapang manuuna lagi sa gulo eh. Pero nakakapag-deliver naman. But now you have Tisha popping the ultimate. You have it coming in from Eva Silva. But that's me a shutdown on Lunox. And
They shop, still alive. Sino magiging next target? Kasuwa is forced to go back. Saksha, ma'am, bout na lang muna. Lord is still up, but you have cram. Walang pakialam! Under turret, bursting Farsa down. Ngayon si Hotdog, one blue si Manalo. Round 3, panagbalag. Plus, we have the dying, connecting. And you have Archangel chasing down. Blacklist on fire. Napakaganda niya siya. Alas, dito, close connecting. Jawhead did get bursted down. Pero bilang tumulong dito si Cram. Ano, under turret? Wala akong pakialam dito. And that is gonna be, well, actually, si Tisha, nabuhay pa rin naman siya doon. And Choco is now up. So, medyo breathing time, breathing space for Blacklist on fire. But, you have Archangel taking down the buff. And siguro, mambaot muna to get the Lord. Mambaot na nga lang talaga dahil nga dalawa naman na nawawalag dito for the side of Blacklist on fire. And now, we see no opportunities for Blacklist on fire to try and still in the Lord. Pero, they still have Choco though. May retribution siya, may light na siya para makakuha siya ng opportunity na mabigyan yung distraction play dito ng Archangel. Pero, ang hirap na eh. Pwede nating masabi na papasok lang dito si Escalera, kaya sa Soul. Then, nandito rin si Harit with the use of the Summon Force. And, let's not forget about Joy Boy with the use of the Jitkindo Way of the Dragon. Sobrang dali na lang maka-eliminate ng isang Link. Pero, speaking of a Link, meron tight position ang ginagawa niya ngayon in the top lane into the minion waves or the bushes. Dahil nga nandito yung Lord, nandito si Yasuo, hindi niya madaling mag-burst down to since mabilis din yung mobility, matikas din yan pagdating sa mobility, kaya naman ngayon, hindi niya muna pinansin yon. Wala siyang pakialam kung nandito man yung Lord, pero syempre, we have here Jawhead trying to give up such a damage or trying to zone out here. Joy Boy though, with the use of the flicker, knocking up two heroes with the use of the Jitsundo, Railroad Manipulation coming in from Hotdog. There's just an elimination onto the hands of the Benedetta laban sa isang Jawhead. Mapasok na Lord, nandito na rin yung Cram, pero nandito na rin si Choco. Going into the backlines, wala kasi siyang magagawa, lalo na we have locked-in heroes going up against that Link. There's another knock-up, there's another kill. We have here the Chaos Assault na nakapunta na nga para sa side ng Blacklist on fire. Dahil nga on fire naman dito ang Archangel, super mounting when it comes to the pick-up, when it comes to the Chaos Assault. Another knock-up na ginawa dito ni Joyman, pero knocking up no one with the use of the Tempest of Blade. That is going to be the wipeout. Double kill, give it to the Harris and a wipeout win. What a win for the game number 3 na may bibigay na nga natin sa Archangel Super Monty.